Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin yung tatlong klase ng downlines dito sa networking. Isa sa mga nakaka-frustrate kapag ikaw ay nagbi-build ng iyong organization or ng team sa iyong network marketing business is yung kaka-join pa lang nung member mo, wala pang isang linggo, wala pang isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, eh, nagkukwit rin sila kaagad. Diba? Yung hirap ang hirapan ka sa pag-present ng business mo sa kanila, hirap ang hirapan ka sa prospecting, hirap ang hirapan ka sa pag-follow up para mapasali sila. Tapos nung sumali na sila, hindi rin naman sila nagtatagal. Na-experience mo na ba yon? So comment ka sa ilalim nitong video na ito. So ako na-experience ko ng napakaraming beses na, and hanggang ngayon na-experience ko pa rin naman yan. Pero nung naunawaan ko itong tatlong klase ng downlines, dun ko na-realize, no, dun ko natutunan kung sino yung mga tao na dapat kong bigyan ng oras at effort ko at kung sino yung mga hindi. Kasi nung naitutunan ko to, nung na-realize ko itong ituturo ko sa inyo sa video na ito, eh hindi na ako nai-stress, hindi na ako na-frustrate every time na may nagko-quit sa na mga members ko sa aking business. Kasi sa totoo lang, wala na akong pakialam. Ang harsh man sabihin, pero wala na talaga akong pakialam. Kasi hindi naman talaga natin maiiwasan yung mga ganong tao. Dahil itong negosyo na ginagawa natin is parang tayong nagbibuild ng group of volunteers. Meaning, ito yung mga tao na anytime pwede silang mag-quit, anytime pwede silang tumigil kasi hindi naman natin sila pinasasahod, hindi naman natin sila binabayaran. So, wala tayong karapatan na utos-utusan sila, wala tayong karapatan na sabihin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin na parang wala silang choice, na bawal silang mag-quit, di ba? Wala tayong karapatan na sabihin yung ganun. Kasi nga, we are independent distributors. So, kung tayo bilang upline, bilang leader, eh, independent distributor, yung mga mapapasali natin, ganun din naman sila. With that being said, pag-usapan na natin yung tatlong klase ng downlines. Number one na klase ng downline ay yung downline na tinatawag na beta. O, ito yung downline na iyakin, ito yung downline na madrama, ito yung downline na ang daming reklamo, ito yung downline na ang bilis manegative, di ba? Ito yung downline na hingi ng advice sa'yo tapos hindi naman ginagawa. Di ba? Ito yung downline na paulit-ulit yung problema na sinasabi sa'yo at every time na sinasabi mo yung solusyon, hindi niya ginagawa kung anong sinasabi mo. So, ito yung mga downline na hindi dapat pinag-aaksayan ng panahon. Halos lahat ng mga network marketers ay nagsisimula sa beta stage. Okay, nagsisimula sila bilang beta. Maraming mga networkers na ganun. And hindi naman ibig sabihin na forever silang magiging beta. Kung mapapansin mo, itong mga beta na downlines mo, ito yung umuubos ng oras mo, sila yung kumakain ng maraming effort mo, tapos wala na bumabalik sa'yo. Wala na nga bumabalik sa'yo na income, nai-stress ka pa. Di ba? Kung sino itong mga tao na hindi man nagiging productive, sila pa yung umuubos ng oras mo. So, iwasan mo na umuubusin yung oras mo pagdating dito sa mga beta downlines na ito. So, later on, pag-uusapan natin yung tungkol dyan. Ikalawang klase ng downline ay yung tinatawag na pre-alpha. Ngayon, madalang na makarecruit ka ng mga ganitong klase ng downline kasi ako personally, nung sumali ako sa network marketing, way back 2013, ay pre-alpha na ako. So, ibig sabihin, ito kasi yung mga downlines na may kusa na hindi mo na kailangan sabihan, na hindi mo na kailangan utusan, na hindi mo na kailangan na kung ano-ano na kailangan i-motivate araw-araw para trumabaho, nagkukusa sila. Ang kulang na lang talaga sa mga pre-alpha ay resulta. Okay, pero nakikita mo na talaga sa kanila yung eagerness, yung drive nila, yung lalim ng reason why nila, yung desire nila na gusto talaga nilang maging successful. Ginagawa nila lahat ng makakaya nila. So, kita mo na sa kanila, ang kulang na lang talaga ay ma-achieve nila yung result na gusto nila. So, nagsimula ako personally bilang pre-alpha kasi naaalala ko nung nagsisimula ako, ang sabi ko sa upline ko, sa mentor ko ay ituro mo lang sa akin yung basics na kailangan kong malaman tapos pabayaan mo na ako. Isipin mo yon, ang ganda-ganda kaya magkaroon ng ganong klase ng downline. And ito yung hindi ko maintindihan. Meron iba dyan sa inyo na ayaw nyo ng ganong klase ng downline. Ang gusto nyo na downline yung mahilig magtanong. Ang gusto nyo ng downline yung umaasa sa inyo. Ang gusto nyo ng downline yung palagi kayong kinakausap. Wala namang problema sa ganong bagay, pero paano ka magkakaroon ng leverage sa ganong paraan? Di ba kaya ka pumasok sa ganitong industriya kasi malamang sa malamang napangakuan ka ng time and financial freedom? Nasaan ang magiging freedom mo kung ganun palagi yung downlines mo na nakaasa palagi sa'yo? Asan yung freedom doon? Di ba? Naiinis ka pa doon sa mga member mo na hindi nakikipag-usap sa'yo, na hindi ka, hindi nagtatanong. Huwag mo silang ganunin, lalo na kung nakikita mo naman na nagpo-produce sila, kung nakikita mo naman na tumatrabaho sila kahit wala ka. Leverage ka na eh. Dapat nga matuwa ka kapag ka ganun. Kasi uulitin ko, ang madalas na mga
downlines mo na ang hilig-hilig umasa sa iyo, ang hilig-hilig magtanong, tapos hindi naman ginagawa yung tinuturo mo, sila yung umuubos ng oras mo, tapos wala naman bumabalik sa iyo kasi hindi naman sila nagpo-produce and later on magkukwit din. Diba? Sayang yung oras mo sa mga ganung klase ng downlines. Kaya, mas maganda kung mag-focus ka ng oras at effort mo dito sa mga pre-alpha. Ngayon, hindi, pero hindi ibig sabihin nun, eh, kukulitin mo na sila. Na, ano, kamusta ka na? Diba? Ako, ito ha, gusto ko sabihin sa inyo, napakadalang kong mga musta sa member ko. Napakadalang. Ito yung nag-work sa akin bilang leader, bilang upline. Ayoko kasing iparamdam sa kanila na parang pinipressure ko sila. Kasi kung mapapansin mo bilang upline, tas ang hilig mo mga musta, di ba kapag kinakamusta mo yung member mo, ano yung usually na sinasagot nila sa'yo? Upline okay lang, wala pa ako napapasali. Upline okay lang, pero hindi pa ako nakakabenta. Hindi mo naman kinakamusta yung production nila. Sila yung kinakamusta mo, pero ganun yung sagot nila. Napansin mo ba yon? Kapag mahilig kang mga musta sa mga members mo. Kasi nga, ang dating sa kanila ng pangangamusta na rin, para kasi tayong boss. Lalo-lalo na kung tayo ay yung type ng leader na may malaking resulta, kung meron ka ng malaking resulta sa business mo, or naging top earner ka na, or speaker ka, or whatever, may authority ka na sa negosyo nyo, mas lalo silang nape-pressure kapag kinakamusta mo sila. Kaya, hindi ko siya ginagawa. Napakadalang kamustahin ko sila. At kapag ako nangamusta sa member ko, ang kinakamusta ko ay sila mismo, at pinapaalam ko yun sa kanila. Kamusta ka na? Tapos kapag sinagot nila ako ng ganun, na hindi pa ako nakakapagpasali, sabihin ko sa nila, okay lang yan. Okay, ang kinakamusta ko ikaw, hindi naman yung negosyo mo. Kasi nga ano ako, direct to the point ako, din prank ako na tao, hindi naman ako hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa kasi para sa akin sayang yung oras. So ganun yun kapag nangangamusta ka sa kanila, and hindi mo sila kailangan kamustahin every single day. No, once a week, once a month, pwede na yan. Yun yung para sa akin kasi yun yung nag-work sa akin. And finally, ikatlong klase ng downline ay yung tinatawag na alpha. Okay, yung alpha downline is parang pre-alpha lang rin siya, pero may resulta na. Okay, leader na to. Talagang nagpo-produce na siya, kumikita na siya, minsan nalalampasan ka pa. So ito na yung mga tipo ng mga member mo na dapat magpasalamat ka na dahil meron kang ganun. Dahil magkaroon ka ng isa sa left at isa sa right na ganun, eh leverage ka na. Diba? Hindi ko pa naman masabi na magkakaroon ka ng time and financial freedom kasi nakadepende pa rin yung sa production nila. Pero may leverage ka na, matuwa ka kapag ka ganun. Kasi freedom nga yung hinahanap natin. Naaalala ko nung ako ay isa pang ineffective na leader o yung ego type na leader. Eh ayaw ko nang ganun, ayaw ko nang nalalamangan ako ng member ko. Dapat nga matuwa ako kasi nagkaka-leverage na ako. Right now, sa current group na binibuild ko, eh meron na akong, I think, pagkakalam ko, apat na yung kumita ng million, and tatlo sa kanila, dalawa sa kanila yung mas malaki na yung kinikita kaysa sa akin. Diba? As in, ang yaman na talaga ng dalawin. Pero ako yung upline, ha? And natutuwa ako kasi nabuild ko ng maayos talaga yung culture namin, dahil even though ganun, nalampasan nila ako, eh napaka-humble pa rin nung dalawa na yun, napaka-bait pa rin, and lumalapit pa rin sa akin to ask advice. Minsan nga, naiisip ko na, bakit nahingi pa kayo sa akin ng advice na hindi nyo na nga ako kailangan. Pero, na-realize ko rin later on na yes, pwedeng mas mayaman nga sila sa akin, pero mas mahaba yung experience ko sa kanila sa network marketing. So, yun yung isa din sa mga na-realize ko. So, ako, bilang leader, bilang upline, andyan ako kapag kailangan ako nitong mga pre-alpha at alpha na leaders ko. Pero kung di nila ako kailangan, edi ayos. Alin man dun sa dalawang, kailangan nila ako, hindi kailangan, win-win pa rin naman ako eh. Diba? Kasi pagka hindi nila ako kailangan, edi may freedom ako, malaya akong gawin kung anong gusto ko, which is nakafocus lang ako sa aking production. Hindi ako nagfo-focus sa kung anong production nila. Okay? Hindi ko yun kinakamusta sa kanila o production mo. Minsan sa mga leaders, ginagawa ko yun, pero napakadalang. Kasi nga, ang focus ko ay sarili kong production. So, ang dapat maging goal mo sa iyong business ay magkaroon ka ng maraming alpha. Pero ito yan, hindi yan basta-basta mong marerecruit. Usually, dine-develop sila. And especially kung ikaw ay hindi naman alpha, diba? Hindi ka makaka-recruit ng alpha. Once in a chamba, kung makarecruit ka ng mas mataas na level sa'yo. Halimbawa, beta ka, tapos makarecruit ka ng pre-alpha or alpha, napakalaking chamba ang tawag doon kasi napakadalang yan mangyari once in a blue moon at hindi naduduplicate ang chamba. Kasi pwedeng yes, makarecruit ka ng alpha sa ilalim mo. Pero kung ituturo mo sa iba o tatanungin ka ng iba kung paano mo yun nagawa, anong isasagot mo? Nakachamba ako? Hindi mo naman maiduduplicate yan sa kanila eh. Kaya ang ugaliin mo muna or ang practicein mo muna ay ikaw mismo maging alpha ka. Ikaw mismo nagkukusa, ikaw mismo leader, ikaw mismo may resulta. So kapag ganun yung nangyari, madali ka makakarecruit ng mga pre-alpha na later on is i-develop mo na lang or makakarecruit ka rin ng mga alpha katulad mo. So, bawasan mo na yung oras mo pagdating sa mga beta. Ngayon, ano yung ginagawa ko pagdating sa mga beta? Personally, hinahayaan ko sila na umasa sa sistema namin. Kasi sa grupo ko, sa Team Genuine Academy, meron kaming sistema in place.
So kapag every time na meron silang tinatanong sa akin, no, pinababalik ko sila dun sa Team Genuine Academy namin, dun sa mga training videos namin, kasi halos lahat ng itatanong nila naandun na lahat. And usually, itong mga members kasi na mahilig magtanong na, lalo na yung mga baguhan, eh hindi nila tinatapos panoorin yung training na ginawa namin. Kaya ang ginagawa namin, pinababalik lang namin ang pinababalik yun. So hinahayaan namin na sila ay umasa sa sistema na ginawa namin instead na sa amin. Kasi yung sistema na ginawa namin, 24/7 buhay, andun palagi. Eh kami mga apply, hindi naman kami 24/7 gising at ganun ka rin. So yan yung isa sa mga pwede mong i-adapt bilang upline kung gusto mo makapag-build ng malaking organization. So question of the day, alin ka dun sa tatlong klase ng downline na nabanggit ko? Ikaw ba isang beta? Ikaw ba isang pre-alpha? O ikaw ay isang alpha? So i-comment mo dyan sa ilalim kung ano yung sagot mo para at least magkaroon rin ako ng idea kung gaano karaming beta, pre-alpha, and alpha yung mga nanonood dito sa videos ko. And by the way, hindi porket ikaw ay beta ay ikaw ay parang wala nang patutunguhan. Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Majority sa atin nagsisimula sa pagiging beta. Pero para sa akin, naniniwala ako na ikaw ay pre-alpha dahil nanonood ka nitong video nito. Nagkukusa kang mag-aral. Yun pa lang, patunay na pre-alpha ka na eh. So I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. I-like mo kung nagustuhan mo siya. I-share mo to sa mga teammates mo, members mo, downlines mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.